i-subpoena kita. I-subpoena kita. Sabi nung RO. Sabi nung taxpayer, takot ako. Takot ako. Yan ang nangyayari sa mga taxpayer. Magsalita lang ng i-subpoena kita, eh bahag na ang buntot ng mga taxpayers. So, itong lecture ko is preparation para hindi kayo matakot sa subpoena, at kung dumating yung subpoena, eh meron kayong gagawing to protect your interest. So, ang topic ko ngayon ay subpoena. Takot ako. Wag na wag kayong matakot sa subpoena. So, pag-aralan ho natin yung wag matakot sa subpoena. At ang subpoena naman, mga bossing ko, gusto kong ilahad sa inyo, hindi naman yan mangyayari kung hindi nyo gusto. Kaya kayo may subpoena ay gusto nyo. Eh paano, sir? Isusubpoena kami. May paraan. Papaliwanag ko sa inyo ngayon na. Ngayon na. So, punta tayo. Ang subpoena Duces Tecum, ang ibig lang sabihin yan, para maliwanagan po ng mga nanonood at nanunuri sa atin, ang subpoena Duces Tecum, eh, BIR form ho yan, nakikita nyo dyan, at yan ho nakasulat, eh, sinasabi lang, dalin mo yung records mo sa opisina ng regional director o ng chief legal division. Yun lang ang ibig sabihin. So, ang problem is, makukulong na ako. Hindi. Batukan kita eh. So, magandang araw kay Anthony sa Room for Opportunities. So, paano nakakarating sa subpoena Duces Tecum? So, isa muna akong paalala. Pinaalalahanan ko ho kayong lahat. Kung gusto nyo suportahan ang aking ginagawa, eh, pwede ho kayong pumunta rito sa Empowered, okay, sa Tax Specialista YouTube and become a member. 129 pesos lang ho yan sa loob ng isang buwan. Kung gusto nyo namang maging expert, eh medyo malaki-laki ho yung babayaran nyo, 5,999. Pero magkakaroon ho kayo ng sarili ho ng negosyo as a tax specialista. Para doon naman po sa mga gustong sumuporta sa akin using Ka-Taxpayer Facebook, ayan, pwede ho ninyo itong i-share, yan pong link na yan, sa mga kaibigan ho ninyo, kakilala, kamag-anak, or become my supporter at doon ho ninyo dalin yung inyong i-donate sa akin. Pag-aralan ho natin ang subpoena. Sabi ko kanina is, kung wala kang consent, wala kang subpoena. Eh, may consent ka eh. Kaya ka merong subpoena. Magandang panahon kay Maureen Brasa at kay Jocelyn T. D. Vera. Mga magagaling na bookkeeper yan at consultant. So, ito ho yung game plan ng BIR. Pag sinabi natin game plan yan, mga bossing ko, yan ho yung gagawin ng BIR. Wala hong makapipili, ha? Makapipili, makakapigil na gawin yan ng BIR. Except, yung taxpayer. Yan. Sir, nasaan yung subpoena? Yung letter S. Yun yung subpoena. Ayan, oh. S subpoena. Ibig sabihin, mag-uumpisa dito, pupunta sa number 1, pupunta sa number 2, bago makapunta sa subpoena. So, merong steps. Steps. Hindi ka naman makakarating doon sa pinakamataas na baitang ng hagdanan ninyo kung hindi ka mag-uumpisa sa first step. Or hindi ka makakarating doon sa pinakababa na hagdanan nyo kung hindi ka mag-uumpisa sa first step sa taas. Ganon din ho ang BIR subpoena. Mayroong steps. Ngayon, kung mapapansin nyo rito sa aking pinakikita, ha, may taong naglalakad. Ayan. Itong taong naglalakad na to, imaginein mo, yan yung revenue officer. Yan yung kausap mo na nagsasabi at dinidiktahan ka, makakatanggap sa akin ng subpoena. O, hindi niya pwedeng gawin yung, again, kung hindi siya mag-uumpisa sa first step. Ano yung first step? O, L at saka C, letter of authority at saka checklist of requirements. Yan yung L, C. Ah, tapos magkakaroon ng first notice. Pagkatapos ng first notice, second notice. Tsaka pa lang siya makakarating sa subpoena. So habang ginagawa niya yan,
Yung taxpayer, pwede niyang pigilin. Pwede. Pwede niyang pigilin. Pwede niyang hawakan sa leg yung revenue officer. Eh, wag niya. Wag mo kong bigyan ng subpoena. Pwede yun. Ha? Ha? Wag physical, kundi sa mental lang. Sakalin mo sa iyong kaisipan. Habang sinasakal mo yung revenue officer sa loob ng iyong kaisipan, hindi pwede. Because, hindi ka pumapayag. So, dalawa ho yung options ninyo pagdating ho kung makakatanggap kayo ng subpoena o hindi. Dalawang rights lagi ang ginagamit nyo. The first right is the right to remain silent. The right to remain silent. So, pag ikaw ay ginamit mo yung right to remain silent, tatakbo ho yung revenue officer from LC, magiging number 1, magiging number 2, at magiging number 3. So, pag may subpoena ka na, pupunta ka na ngayon ng court. Mapapansin mo yan. Ito, DOJ, ito yung court. Sa court, issue ka ng warrant of arrest. Again, nasa sa iyong mga kamay, paano hindi ka makakakuha ng subpoena? Pigilan mo yung revenue officer. Pag sinabi natin pigilan yung revenue officer, ang susunod mong gagamitin, yung second right mo. Ano yung second right mo? Right to be heard. Right to be heard. Right to be heard. Wag na wag mong gagamitin yung right to remain silent mo kapag sa letter of authority. Wag. Wag na wag, mga ka-taxpayer kong minamahal. Ang strategy is laging denial. Ito po yung ginawa kong strategy. O mapapansin nyo rito sa strategy yung ginawa natin, wala hong subpoena. Wala. Dineprive ko ang BIR na magkaroon kayo ng subpoena kasi hindi naman siya kailangan ng taxpayer. Hindi. So, meron karapatan ng taxpayer na tanggalin dun sa process ng BIR yung subpoena. So, therefore, kung alam mo yung process, actually, pinakita ko na ho yung process sa inyo. Mga ka-taxpayer kong minamahal. Ito ho yung game plan eh. So, deny the BIR to execute the game plan. Kumbaga, nagba-basketball ka, i-block mo yung mga taong nag-shoot. Yung magaling, kung si Michael Jordan yan, o kung si Steve Kerr yan, o kaya si Tony Kukoc, o sino pa man yan, si Rodman, o edi block mo. Diba? Block! O, ibig sabihin, ine-execute mo yung right to be heard. Okay, yun lang ho yun. So, hindi ka makakatanggap ng subpoena kung gagamitin mo yung right to be heard. Eh ngayon, ang tanong sa akin, Sir! Paano yung right to be heard? Okay. Sa bawat linyang ho yan, ang tawag ho kasi dito is preparation. Okay? Ang tawag ho dito is participation. Okay? So, included dun sa right to be heard is yung right to participate during audit. Mag-participate ka. Sir, paano mag-participate? Napakasimple lang, mga bossing ko. Okay? Gamitin mo yung batas, specifically yung tax code, sabi ng ating Supreme Court, at gamitin nyo rin yung regulations and jurisprudence to protect you. So, yeah, itong mahabang situation na to, i-discuss natin isa-isa yan. Papakitaan ko kayo ng mga sample at bibigyan ko kayo ng mga tips. Pero, again, iniimbitahan ko kayo na sumama kayo doon sa expert level at ang expert level po natin ay makukuha nyo lang dito sa ating YouTube channel. Okay? Dito ho sa ating YouTube channel, ayan. Punta lang ho kayo sa Tax Specialista YouTube channel. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, nagpapabati sa atin dito, nandiyan si Sonia, si Chai, at si G. Maraming salamat po, and peace and happiness be with you, and also masayang panahon po sa inyong lahat for life. See you later!